Ma'am Marisol Mabuti ang apelyido niyo. Yes, napakamabuti niyo pong tao. Hindi ka, yes, di ba? Bagay na bagay sa kanya? Kasi nga po, pupunta siya rito, ihingi niya ng tulong, hindi para sa kanyang sarili o sa kanyang kamag-anak, kundi po para sa ibang tao. Madam Marisol, ngayon pa lamang ako po'y sumasaludo. Papakita kasi sir, Rapi. Salamat po, ma'am. Kaya ako po siya hiningi ng tulong kasi nung bata pa naman ako, kahit pa paano nagbibigay po siya sa akin ng baon-baon. Ngayon, kailangan niya. Gusto ko pong bumawi kahit gantong paraan lang. Hindi ko po siya matulungan kasi... Hindi siya kamag-anak? Hindi po. Lima po kasi sir yung anak ko. Siyempre, nag-aaral po sila. Paano ko po siya matutulungan ngayon? Kahapon po dumalaw ako sa kanya. Nakita ko na lang po bagsak na yung bahay niya. Inayos ko po yung bahay niya, mag-isa yan sir, sugat-sugat yung kamay yung picture. Ko. Nasaan po yung mga kamag-anakan po ni Lolo? Wala po, hindi ko na po sir nakita. Uy, nagmamanas na kasi siya sir. Mag-isa lang po siya sa kubo-kubo niya. Pinupuntahan ko lang po, binibigyan ko ng bigas, binibigyan ko ng lakay mi. Nilinis ko yung bahay niya kahapon, kahit damit niya ang dudumi, tinanggal ko na tinapon ko, wala po natira sa kanyang damit. Wala pong nag-aalaga sa kanya? Wala po. Ano po maitutulong namin ulit, ma'am? Sir, ang hiling ko lang po kasi maayos yung bahay niya kasi magtatagulan na po. Siya sa lupa lang siya natutulog. Butas-butas po yung mga... Opo, tapos kahapon nga po, gumiba nga po yung bahay niya. Inayos ko na lang po. Eh, sir, hindi naman po ako perfecto na makaayos ng bahay. Sige po, magpapadala po ako ng karpintero. Eh, dapat po hindi yung tayo-tayo lang patsyambahan. Kailangan po yung mag-ayos ng bahay niya. Yung expert po talaga sa construction. Lolo Lorenzo Bautista, magandang hapon po. Lolo Lorenzo, sir. Hello, sir. Lolo Lorenzo, andito po si Ma'am Marisol. Lolo. Opo. Gusto niya po kayong ihingi ng tulong kasi yung bubong niyo po butas-butas. Mag-isa lang daw po kayo dyan sa kubo ninyo, Lolo. Opo. Nasaan po yung mga kamag-anak niyo, Lolo? Nakaw. Mga kamag-anak po. Hindi ko masyadong maintindihan. Pero Lolo, ganito ang gagawin namin. Bukas na bukas po, darating kami dyan. May kasama kami mga karpintero para ayusin po yung bahay nyo. Kung kinakailangan po, eh, mag-construct kami ng bagong bahay para sa inyo. Ano po? At dadala din po kami mga pagkain. Siyempre Lolo, ipapacheck muna namin kayo sa doktor habang ginagawa po yung bahay nyo. Kailan po? Opo. Alam mo, idol ko kayo. Oy. Araw-araw nakikinig ako sa inyo. Lolo, sobrang thank you po. Ito na po si Ma'am Marisol, para bang gumaganti po siya sa kabutihan binigay niyo sa kanya once upon a time nung siya po raw ay maliit pa na binibigyan-bigyan niyo raw po siya ng pagkain. Opo. Ngayon po gumaganti siya sa kabutihan niyo. Hindi naman po ako nag-aanglag kapalit. Lolo, yung sa kanya ba, gusto niyang makagawa ng kabutihan din sa kabutihan binigay niyo sa kanya noon. Which napakaganda po pakinggan. Sige Lolo, bukas po Lolo ha, umagang-umaga darating po kami dyan ha. Opo. Mabuhay kayo. Ingat po kayo, Lolo Lorenzo. Opo. Ma'am Marisol, labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyo sa pagpunta nyo rito para patulungan itong si Lolo Lorenzo. Kaawa-awa yung kanyang kalagayan. Opo. Apagawa natin siya ng bagong kubo-kubo na maayos. Okay? Salamat po. Saan ba banda ito, ma'am? Sa pahinaan po siya. Ako po kasi nakatira po ako sa Buso-Buso. Okay. Parang siya po sa pahinaan. Pinupuntahan ko lang po siya. Ano yun? Mag-isa lang talaga siya yung kubo niya? Opo. Mag-isa lang po. Walang mga kapitbahay? Meron naman po. May kapitbahay naman siya, kaya lang kasi nasanay talaga siya na hindi siya umaasa sa kapitbahay niyo. Paano ma'am kung nagkasakit siya? Nagtitiis siya mag-isa dun. Sinong nagbibigay sa kanya ng mga pangangailangan niya pang araw-araw? Saan niya kinukuha yun? Nag-aabot-abot sa kanya kahit papano. Tapos pag pumunta po ako, nagdadala na ako ng bigas, lakmi, ganun. Sabi niyo po may sakit siya ngayon. Ano po yung sakit niya sa palagay niyo? Sir, nagmamanas po kasi yun ano niya eh. Mukha niya, pati yung paa. Tapos kahapon nung ginagawa ko yung bahay niya. Yes ma'am. Pumagsak siya dalawang beses. Uy. Ay, dapat mapacheck up po natin sa doktor. Tapos sumalaki kasi sir yung tiyan niya. Sige, ganito pong gagawin natin, ma'am. Sige, wag na kayo mayak. Tutulungan na po natin. So, papacheck up po muna natin, ma'am. Importante yung kanyang kalusugan. Opo. Habang pinapacheck up, yung mga karpintero, ina-assess na yung kanyang kubo-kubo. Kung sobrang luma na, ibain na lang natin, patuyo natin ng bago. Ano ba yung lupa sir? Niya ba yun? Pinapatira lang po siya dun. Kasi matagal na rin siya nakatira dun. Eh, kung dali na natin siya sa home for the aged para mas lalong masikaso siya. Ano, mas maganda sa kanya galing. Ang sa akin po kasi yung para matulungan siya. Subukan namin kukumbinsin siya na baka dun siya sa home for the aged para maalagaan siya, mabantayan. Pwede ko rin siya dalaw-dalawin later on. Kung para sa dyan, mag-isa lang siya. Pag sa home for the aged, may mga kasama po siya doon. May nag-aasikaso sa kanya. Okay? Opo. Salamat ma'am sa pagpunta. Thank you po. Ganda nga po ma'am.
Yan po yung bahay niya. Ah, ito yung bahay ni tatay? Opo. Ako na lang po nag-ayos nito. Ito ma'am yung nag-iba? Opo. Tapos? Bagong gawa na lang to ma'am. Hi tay, kumusta po? Tatay, ako po si Mau. Pinapunta po ako ni Sir Rafi po dito para kasi lumapit si ma'am dito. Para daw po makapagpatsi. Yan namin apu-apuhan. Ayun. Tatay, mag-isa lang po kayo dito. Oo naman. Ilan taon na po kayo nakatira dito? 1962. 1962 pa? Dito po kayo nanirahan. Ano po nangyari sa paa mo, tay? Hindi ko maintindihan ito. Bakit na magal? Huwag kang mag-alala, bali pupunta tayo ng hospital ngayon para mapacheck natin. Mga ilang araw na ba siyang namamaga? Matagal na, ma'am. Hindi na. Sige, tay. Tara na para at least mapacheck natin, ha? Diagnostic workup muna tayo para makita natin kung ano yung extent na tinitingnan natin yung problema. So ngayon, Doc, is magstay muna si tatay dito. Bali, naggawa naman na yung ibang lab test, ano? Meron na ba tayong update kung ano yung mga naging resulta? Para initial pa lang po, base doon sa clinical picture na nakita natin, base doon sa mga unang labs na lumabas, base doon sa mga, ayun nga, mga laboratories na unang nakita natin, ang medyo may nakitang problema is yung sa x-ray. Meron kasi mga opacity sa bandang right. So, sin ma'am, nakita rin sa x-ray na malaki yung puso ni sir, no? Tay, bali magpapagaling ka muna dito ha. May mga test na gagawin sa'yo. Pag okay ka na, babalik kami dito para sunduin ka ulit. Anong gusto mo? Papagawa natin bahay mo o dadaling ka namin dun sa home for the aged para... Digit. Ano? Home for the aged. Ayun. Lolo, kamusta po? Bali ngayon tatay, ang gusto ninyong mangyari eh madala talaga kayo sa isang home for the aged, tama po ba? Ay, ako gusto ko na rin tumira. Bago tayo umalis, bababa muna kami para asikasuhin yung pambayad sa pagstay ninyo dito ha. Maraming salamat po kay Idol. Tatanungin ko utang na room na ito sa inyo. Sige, asikasuhin muna namin yung pambayad ninyo dito sa ospital ha. Opo. Regarding po sa pagto-turnover sa Home for the Aged kay Lolo Lorenzo, gusto lang po sana naming humingi ng assistance regarding sa assessment sa kanya. Si Ate Meret,
no? Dahil sa kanta yung social worker natin, siya yung naka-assign dito sa case na to. Siya rin yung nag-visit at nag-conduct ng assessment kay tatay. Yes. Para madala lang sa tatay doon sa haven for the elderly. Papunta po tayo sa Anis Home para po doon muna po kayo manuluyan pansamantala hanggang sa maayos na po yung sa home for the aged nyo po. So ngayon po gagayak na po natin yung mga gamit nyo. Palakas ka dito para makalakad ka ng maayos. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo at na ayos na po yung kinalalagyan ni Lolo. The best po talaga kayo. Kayo na idol. Thank you po.